بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tayo'y magpapasalamat sa Allah sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon upang may pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral. Kung naalala po natin ay napakaraming mga paksa na nabanggit natin noong mga nakalipas na pag-aaral natin tulad ng mga paksa tungkol sa tinatawag na buyo o kaya ay pagbibenta, pagbibisnes o pangangalakal. Sa ngayon mga kapatid ay ang magiging paksa natin, al-iqala. Ito ay may ugnayan din sa tinatawag na pagbibenta, pangangalakal o kaya ay pagbibisnes. Ta'riful iqala. Ibig sabihin ito ay kahulugan ng salitang ikala. Lugatan sa literal ng kahulugan ay arrafa. Arrafa. Ibig sabihin ay pagtaas o kaya ay pag-angat. Yan ang tinatawag na ikala sa literal na kahulugan. Wastilahan at sa kahulugan naman ito sa istilahan. Yung pagbibigay ng kahulugan mula sa mga pantas sa Islam ay ito ang tinatawag na tawafuqul muta'aqidaini ala rafa'il aqdil qabili lil fasxi bi khiyar. Ibig sabihin ito ay ang pagkakasundo o ang pagsang-ayon ng dalawang panig, yung nagbinta at saka yung bumili. Magkasundo sila ala Rafael Akad na iangat na o kaya ay itaas na ang kanilang bintahan. Ibig sabihin ito ay nagkaroon na sila ng bintahan, nakuha na niya ang kanyang binili at nakuha na niya ang pera na halaga sa kanyang ibininta. Kaya natapos na yan, nagkahiwalay na sila. Pero ibig sabihin, ay dumating yung oras, dumating yung panahon na sila ay nagkasundo na baliwalain ang kanilang, ibig sabihin ay bintahan. Al-qabil lil-fasakh. Yung bintahan na yun ay tumatanggap ng tinatawag na fasakh. Ibig sabihin ng fasakh ay pagpapawalang saysay. Maaaring baliwalain o kaya ay maaaring pawalan ng saysay. Tumatanggap ng pagpapawalang saysay bikhiyar sa pamagitan ng kagustuhan. Anong ibig sabihin nito? Katulad ng nabanggit natin na yung pagbintahan ng anumang mga materials, laptop, mobile, kapag nabili na ng bumili, nagkahiwalay na sila. Tapos, maya-maya nagsisi ang isa sa kanila o kaya hindi nagsisi pero ang isa sa kanila ay gusto niyang ibalik. Tulad ng nabanggit natin na ang kanilang kasunduan, ang kanilang bintahan ay baliwalain na, itataas na kasi yung bumili, ibabalik na niya ang kanyang binili at ang nagbinta naman ay kukunin na niya ang kanyang ibininta at ibabalik niya ang pera na halaga. Sa Islam ay ibig sabihin, pwede yun sa Islam. Kung ang kasunduan ay tumatanggap ng tinatawag na fasakh. Ibig sabihin ng fasakh ay maaaring pawalang bisa ang kanilang bintahan. Pero kung ang kasunduan ay hindi tumatanggap ng pagpapawalang saysay, katulad ng tinatawag na kasunduan sa kasal, kapag nakasal na ang sinumang mag-asawa, ay hindi na yun may babalik. Kasi yun ang sinasabi na ang kasal ay hindi tumatanggap ng pagpapawalang saysay. Kasi kapag nakasal ng tao, ay wala nang atrasan yan. No? Okay. Pero yung mga bintahan, pwede yun na ibalik ng bumili kung sakali
na halimbawa minsan yung bumili, hindi niya kailangan ang kanyang binili o kaya ay kailangan niyang pera, ibabalik niya ang kanyang binili doon sa kanyang binilihan, ay pwede yun sa Islam. Pero yun ay hindi naman yun obligado na gawin. Halimbawa, kung ang bumili ay ibabalik niya ang kanyang binili at hindi na niya bibilhin, na wala namang khiyar, wala namang opsyon. Halimbawa, wala namang opsyon sa kapintasan, ay hindi obligado sa nagbinta na tanggapin niya yun. Pwede gawin ng bumili, pero hindi obligado na i-implement ang ganong sistema. Bakos yun ay, ibig sabihin ay nahuhulog sa tinatawag na manduba, ibig sabihin ay sunna o kaya ay kanais-nais. Mas mainam sa nagbinta ay tanggapin na niya, kukunin niya ang kanyang ibininta at ibibigay na niya ang pera doon sa kanyang kapatid na bumili. Kasi nga, makikita natin ang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan natin mga kapatid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, ayon kay Abi Hurairah, kalugdan siya ng Allah, kanyang sinabi, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan. Man akala musliman bayatahu. Ang sino mang tao na tanggapin niya, sumang-ayon na siya at ibalik na niya doon sa kanyang kapatid ang pera na ibinayad niyang kanyang kapatid na Muslim, akala Allahu athratahu. Ay ibig sabihin, ibabangon siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkadapa o madaling pagkadapa. O kaya ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kasalanan. Tingnan ninyo. Wa fi lafz, at sa iba pang teksto ng hadis na ito, man akala musliman, ang sino mang tao na sumang-ayon na, na ibalik ang paninda at ibalik din ang presyo, ang pera, akala Allahu asratahu yawm al-qiyama. Ibabangon siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkadapa o ang kanyang matinding kapahamakan o kaya matinding panganib yawm al-qiyama, pagdating sa araw ng paghuhukom. Wa fi lafz, at sa iba pang teksto ng hadith na ito, man akala nadiman, ang sinumang tao na sumang-ayon na ibalik ang paninda at ibalik niya ang pera dun sa kanyang kapatid, na ibig sabihin nadiman, ibig sabihin ng nadiman ay yung bumili na nagsisisi na. Ibig sabihin nagsisisi na, kumbaga hindi na niya kailangan ang kanyang binili na yung kaya niya ibabalik. Tingnan ninyo mga kapatid, rawahu Abu Daud wa Ibn Majah. Iniulat ni Abu Daud at saka si Ibn Majah. Ruknul ikala. Ibig sabihin na yung haligi ng ikala para medyo lumawak ang ating kaalaman. Labudda fil ikalati min siga. Ibig sabihin, kailangan dito ang tinatawag na siga. Ibig sabihin ng siga ay formula. Katulad ng al-ijab at saka al-kabul. Yan ang siga. Ang siga ay mayroon dalawang bagay. Kapag sinabi na siga, ay dalawang bagay na yan ang kahulugan niya. Al-ijab o al-kabul. Ang ibig sabihin ng ijab ay ang pagpapatanggap. Al-kabul ay yung pagtanggap. Ang pagpapatanggap at saka ang pagtanggap. Katulad ng akilni bayati. Ibig sabihin, yung tao na pumunta sa kanyang kapwa na ibabalik na niya ang paninda kasi kukunin niya ang pera. Al-kabul, akaltuka, ibig sabihin ay okay. Sumang-ayon na ako na ibalik ang paninda at ibibigay sa iyo ang pera. Ibig sabihin, akaltuka. Kaf, hindi siya ka. Kasi kapag sinabi na aka, akaltuka, ay kinain kita. Tungkol sa siga, ibig sabihin ng siga ay formula. Pagpapatanggap at saka pagtanggap ay pwede rin ang gamitin na fasakh. Ibig sabihin ay pagpapawalang saysay o kaya tark, iiwanan na o kaya ay rafa. Ibig sabihin ay iaangat na o itataas na ang kanilang kasunduan sa bintahan. Ang kondisyon nito ay ittihadul maglis bainal ijabi wal kabul. Kailangan ay magkasundo ang dalawang panig sa isang kapulungan, isang pagpupulong.
magkasundo sila bainal ijabi wal kabul sa pagitan ng pagpapatanggap at sa kayong tinatawag na pagtanggap. Dito naman tayo sa surutul ikala, mga kondisyon ng ikala. Titingnan natin ang dalawang kondisyon ito. Unang-una, rida al-mutakayilain, ay al-mutaakidain. Ibig sabihin, yung pagkalugod ng dalawang panig, dalawang nagkakasundo. Gusto nila na, ibig sabihin, ibalik ang paninda o kaya ay ibalik ang pera. No. Pero kailangan dito ang tinatawag na rida, yung pagkalugod, pagkagusto ng walang sapilitan. Kasi kapag ka mayroong napilit sa kanila na isa man sa kanila, halimbawa yung isa na bumili ay ibinalik niya ang paninda na yun, tapos pinipilit niya ang nagbinta na ibalik at tanggapin na kukunin niyang pera, ay hindi yun katanggap-tanggap. Ang katanggap-tanggap, kailangan yung bumili, ibabalik niya ang paninda na sumasang-ayon din ang nagbinta na ibalik ang pera o kaya tatanggapin niyang paninda. Pangalawa, an la yakuna fiha ziyada wala nuqsan an aslil aqd. Ibig sabihin ay hindi magkaroon ng dagdag. Hindi magkaroon ng dagdag at hindi rin magkaroon ng bawas. Yung binili, yung paninda na yon, yung item ay ibabalik yon na walang dagdag at walang bawas. Ibabalik din ang pera na walang dagdag at walang bawas. Kapag ang ikala sa pagbintahan ay nadagdagan, nadagdagan ang paninda o items, halimbawa ng siya, tupa o kambing, no? Yung bumili, bumili ng kambing, tapos na nabuntis yung kambing, nanganak. Nanganak yung kambing, di ba? Nadagdagan yun, di ba? Nadagdagan. Kung nadagdagan ang paninda, ay ibig sabihin, ay hindi na tinatawag na ikala. Hindi na yung pwede. Kasi nadagdagan na yung paninda. Yung isa, bumili ng kambing, nanganak yung kambing, tapos yung nagbinta, ibabalik niyang pera, kukunin niyang kambing, nadagdagan yung paninda o item na yun, ay hindi yon pwede, no? Ayon sa aklat na tinatalakay natin o pinag-aaralan natin. Subalit, pagdating sa mga fukaha, ibang mga fukaha, tulad ni Imam Malik. Si Imam Malik ay ang tingin niya sa ikala, isyu na ikala, ay ibig sabihin ay bayong jadid, panibagong kasunduan, panibagong bintahan. Dahil dyan, sabi ni Imam Malik ay, pwede na madagdagan o pwede na mabawasan. Ito yung sinasabi natin na yung pagkakaiba ng mga pantas ay bilang awa sa atin. No? Hindi ibig sabihin na nagpapahirap ang Islam ay magaan ang Islam. No? Kasi ang ikala kay Imam Malik, ang kanyang paningin ay kapag ka ibinalik ng bumili ang paninda na yon at kinuha ng nagbinta ang paninda, binalik niyang pera, sabi ni Imam Malik, panibagong kasunduan yung panibagong bintahan. Kaya dahil sa panibagong bintahan, gusto ng bawat isa sa kanila, kahit na ito man ay may dagdag o kaya ay may kulang, wala nang problema doon kasi panibagong bintahan. So, alhamdulillah, kahit sana tayo dito, yung pinag-aralan natin aklat, ito yung sinasabi dyan na kapag ka, ibig sabihin, madagdagan o mabawasan, ay hindi na pwede. Pero pananaw ni Imam Malik, ito ay panibagong kasunduan, panibagong bintahan. Kaya ibig sabihin, madagdagan man o mabawasan man ay pwede yun. Alhamdulillah, mga kapatid, dagdag kaalaman. Wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin.